Magdadala nga ba ng swerte? O baka naman merong malas na idudulot ang total solar eclipse na mangyayari sa April 8, 2024? May mga kinikilabutan kasi pagsapit ng total solar eclipse kasi magkakaroon ng temporary darkness lalong-lalo na sa mga dadaanan ng anino ng buwan na ito. May mga paniniwala daw na ito ang panahon na pipikit daw ang Panginoon. Ganon. At tuwing nakapikit ang Panginoon, dito daw magkakaroon o magsusulputan ang mga elemento hanggang sa mawala yung pagdaan ng anino ng buwan. Ayon sa mga kwento ng mga matatanda, medyo delikado daw kapag nagkakaroon ng total solar eclipse. Kasi nga daw, yung anino na dulot ng buwan na binablock ang sunlight ay nagkakaroon daw ng kamalasan sa paligid. Kaya nga ina-advise nila ang mga kabataan na huwag mag-wander or huwag labas ng labas kapag madilim. Kahit na sandali lang ito. Kasi daw, medyo malakas daw yung enerhiya, lalong-lalo na sa mga biglang nagigising na nilalang mula sa lupa na hindi daw natin nakikita. At para maiwasan daw natin ang mga kamalasan kapag mag-solar eclipse. Kaya dapat nasa loob lang daw tayo ng mga bahay, ng mga school, or any struktura na hindi i-penetrate ng mga nasa kadiliman. May mga naniniwala na isang malaking signos ang pagkakaroon ng total solar eclipse kagaya nung nangyari noong June 21, 2020 wherein dumaan ang anino ng moon or buwan dito sa may bandang Asia, no? Tapos lumabas sa may West Pacific. So, sakop ang Northern Philippines. So, isa ako sa nag-vlog din sa partial total eclipse na yon. And then, nung pagkatapos daw ng total solar eclipse, doon na daw umusbong yung COVID pandemic na ang daming namatay, ang daming nagkasakit, at nahirapan ng husto ang ekonomiya ng buong mundo. Kaunting kaalaman, ano nga ba ang total solar eclipse? Ito ay isa pong astronomical event wherein yung moon passes between the sun and the earth. So, ito yung moon, no? Imagine, ito yung sun, yung mukha ko, ang earth, and ito ay yung moon. So, yung moon ay magpapas through sa, ayan, magkakaroon ng parang linya, no? And then, binablock niya yung sunlight from the sun, kaya nagkakaroon ng shadow sa earth. Then, habang gumagalaw yung moon, gumagalaw din yung shadow. So, kung saan tumatama yung shadow, doon nagkakaroon ng either partial or total eclipse. Ayan. So, pwede siyang magtagal ng minutes, no, kapag nagkakaroon ng total solar eclipse. Sa April 8, ito yung mga lugar na magkakaroon ng partial or total solar eclipse. So, makikita nyo, ang tatamaan ng shadow ng moon ay from doon sa Pacific Ocean, then doon sa Mexico, and then dadaan siya sa US, sa Amerika, and then aakyat siya sa may southern portion ng Canada. So, dyan tatama yung shadow ng moon. Yun yung dadaanan ng shadow niya, no? Kaya, maswerte yung mga taong nandyan sa lugar na yan kasi mawi-witness nila ang either partial or total solar eclipse. Kaya, sorry guys, hindi po tatama yung anino ng buwan dito sa Pilipinas o kaya sa Southeast Asia, sa Australia o kaya sa Pacific, Western Pacific, no? At tatama talaga yung anino ng buwan doon sa Western Hemisphere, especially doon sa North American continent. Kung excited ka at inaabangan mo ang total solar eclipse, ang pinaka-importanting advice for eye protection ay gumamit kayo ng anti-glare na sunglasses katulad ng mga yan. Kung meron ka rin mga sunglass na makakapal tapos very dark talaga yung tinta niya, pwede rin naman yon, pero mas maganda kapag huwag niyong itutok yung mata niyo doon sa telescope, no? Kasi nakakapaso talaga siya at delikado talaga yan kapag nasunog yung mata mo, no? Dahil sa sobrang excitement mo na panoorin yung total solar eclipse. Pero bago magkaroon pa ng total solar eclipse on April 8, 2024, magkakaroon muna ng partial, I'm not sure kung partial or total na lunar eclipse mamaya, March 25, 2024. So, kapag suswertehin ka at clear yung skies sa paligid nyo, why don't you try
na kunin yung phone nyo, ihanda ang camera nyo, dapat naka-full charge ang phone nyo para meron kayong moment na mag-take picture or mag-take kayo ng video or pwede na rin mag-vlog kayo habang pinagmamasdan nyo ang lunar eclipse mamaya. Para sa akin, wala namang masama kung maniwala ka sa mga pamahiin, sa mga superstition, yung mga ganyan. Pero dapat lang talaga na mag-ingat kayo sa mga tao na may masasama ang loob. Kasi dito mo talaga mapapatunayan na mas magkakaroon talaga ng safety risk kapag merong isang tao na gustong manakit sa'yo. Kaya mas mag-iingat kayo sa mga buhay kesa sa mga inanimate beings. O, di ba? So, ang masasabi ko lang is, enjoy the moment sa pagdating ng April 8, especially kapag nasa area ka na dadaanan ng anino ng buwan. Tapos, mas maganda rin kapag kasama mo yung friends mo, family, relatives, habang pinagmamasdan nyo ang total or partial solar eclipse. Para sa akin, nasa tao lang yan kung paano niya makukuha ang kanyang swerte sa buhay sa pamamagitan ng pagsisikap sa buhay para marating niya ang kanyang mga pangarap such as nagtatrabaho ng mabuti, nag-aaral ng mabuti, mga ganyan, and umiiwas sa mga bisyo o kaya sa mga risk of harm para maiwasan ang mga sakuna. And syempre, no, para maiwasan ang mga kamalasan sa buhay, umiiwas na rin sa mga negative na tao, sa mga toxic na tao, para maiwasan natin din ang ma-stress. Sana may natutunan kayo dito about eclipse na yan. Ang eclipse kasi sa amin ng mga LGBT is matulog. So, mag-eclipse na muna ako. Ayan. So, anyway, sana nakarelate kayo dito sa topic natin for today and more random na stories to come. Just comment down below kung ano pa yung gusto nating i-discuss sa mga stories. So follow me sa ating Instagram account, The Story of Anthony. Ayan po yung Instagram natin and sa ating mga iba pang social media accounts. Thank you so much. Have a wonderful day and enjoy the moment.